Wow, I'm so busog. Nabusog ako dun sa 70 pesos plus 20 pesos na Mountain Dew na kinain natin dun sa ilalim ng bridge, ng Manuel Luis Castle Bridge. So ngayon, dadaan tayo sa kaling ito. Pabalik ng LRT Carriedo. At dun tayo sasakay pabalik ng Pasay Tap. Ito yung e-enteran natin. Papuntang bandang Quiapo Church. Yan. Hindi lang makita sa camera yung Quiapo Church. This is of special interest to me kasi syempre laki naman akong Quezon City. So I don't come here often dahil meron naman kaming farmers market, may Nepa Q-Mart. Pero hindi ganito yung ambience na nasa kalye. Kasi sa Nepa Q-Mart at saka sa farmers market, nasa loob talaga sila nung proper market. Dito kasi traditional na to eh, matagal na to, hindi pa tayo pinapanganak, ganito na ang siste. So eh, half a century na tayo, lupa pang Kintin Market, eh gani rin na. So, ang gandang makapture kasi nakikita ko sa ibang vloggers, they capture this area. I want also my own. Diba? Gaya-gaya, pero with a more emotional, sentimental reason, diba? Nakapunta naman ako dito maraming beses, pero sa umaga, tanghali, kasi pupunta sa Raon, or magsa-side trip, papunta sa, yun nga, Carriedo. Tapos mabilis lang ang lakad, kasi hindi naman tayo namimili. Wala naman tayong pinapamili. Pero ngayon, leisure walking lang tayo habang binabagtas natin ito. Masarap din maglakad kasi iba ang dulot ng mga artificial lighting sa ambiance. So ito yung mga dried fish. Diba? Magkakano ba? Dalagang bukid is 20, labahita is 20. Wow, 20 pesos ang labanan dito. Puro tagti 20. So sa 100 mo, makakalimang variety ka na kung gusto mong tikman lahat. Yung mga dried fish na yan, maalat yan ha. Yung tsahin ko sa Negros, ang gawa nila is binababad muna sa tubig para matunaw yung salt. Tapos itatowel dry mo. Paper dry yung towel, yung napkin. Tapos tsaka siya ipiprito or tsaka siya ihalo sa isasahog sa sabaw. Pero dahil naibabad mo na sa tubig ng siguro 1 hour, hindi na siya ganun kaalat. Mas malalasahan mo na yung lasa ng fish kahit na na-dried na siya. Kasi diba, pag the dried fish kayo, maalat masyado. So, ganun ang style sa Negros. Ewan ko lang kung sa inyo, kung binababad din nyo ba sa tubig. Yan, malapit na tayo sa Arco. Paglabas natin dyan is already the Quiapo Church. Today is a Saturday, hindi matao. Punta kayo sa araw ng Quiapo. Tingnan natin kung makalusot pa tayo dito. Kasi gawa ng mga deboto, after noon, mag-ano pa, mamamalengke pa, magsa-shopping pa dito. So halo-halo, no? Dito merong mga gulay, dito merong mga bag. Uy, ang ganda ng bag nila. Diba? Hindi tayo magtatanong ng presyo. Paasahin lang natin ng mga tindera, hindi naman tayo mamimili. O, meron din namang kung type niya si Big Oven, may Big Oven. Super delicious. Ito. Diba? Ano ba ito? Saan ba galing ito? Mga imported. Duman ba sa likod niya? Oh. Back Fat Special, 85 pesos. Diba? Yan. Dami kayo pwedeng pamilihin dito. O, pati punda. Diba? Mahilig ba kayo sa branded? Louis Vuitton. Diba? Esensya na kayo, hindi ako nagtatanong ng presyo kasi ma-stress lang natin yung mga vendors. Punta na lang kayo dito at magdala kayo ng pera. Mag 1,000 peso challenge kayo.
parang si Amerikanang ilaw, napanood ko recently, pumunta sa Taytay. Gusto ko rin pumunta sa Taytay. Pero pag nakikita ko saan siya pumupunta, parang mayroon din naman yan sa Baclaran. Mayroon naman din yan sa Divisoria, magte-tren lang ako. Pero for the sake of vlogging, at saka para ma-experience na din natin, siya nga eh, diba? Nagpunta na yata ng Divisoria, nagpunta na ng Baclaran, nagpunta pa ng Taytay. Magayahin na natin, makiuso na din tayo. Diba? Yan. Hindi pa ako nakakapasok dyan. Usually, dun ako nanggagaling. Kasi yan yung kalye na diretso from Carriedo Station. Yan yung tinuturo ko dyan. Okay. This is the Quiapo Church. Dati, nung bata ako, pati dito sa ano, sa harap, mapuno dito ng tao. Pero ewan ko ba, bakit baku-baku na ang mga tiles? Eh, tao lang naman ang naglalakad dito. Ano, may mga sasakyan. Eh, sabagay, government car, police car, ambulance. Eh, yun naman pala ang balak, magpapasok ng ganyang mga sasakyan na talaga naman kailangan din natin, no, para sa kalusugan, sa health, sa security natin. Eh, I think we should prepare the suelo, yung sahig, para sa ganyan, diba? Ayan. Di tayo papasok, naka-shorts lang tayo. Baka sitahin tayo. Kasi pag papasok kayo sa Catholic Church, kailangan, medyo bihis kayo, no? Takip ang katawan nyo. Eh, kita ang ating legs. Although to si Kuya, oh, puti-puti lang legs. Papapasukin kaya yan. Diba? Wow! Sana makuha yung buwan. Wow, very good ka! Samsung A12. Diba? Ako yan na. Humihinga na si Samsung A12. Hindi niya alam kung sino ang ipo-focus niya. Yan. So, lakad-lakad lang tayo. Di, ano pala to? May Manila Police District Police Station Number 3. Where we are now, this plaza is called Plaza Miranda. Kung medyo familiar yung Plaza Miranda, make a little Google. Medyo historic ito, historical. Maraming nangyari dito sa lugar na kinatatayuan natin. Okay, change naman tayo ng camera. Para kasama naman tayo. Diba? Ayan. Quiapo Church. So, itong kanina yung kalye na sinabi ko, nasabi ko, hindi ko dinadaan. Papasukin natin ngayon. Diyan ako dadaan. Diba? So, itong segment na to, puro mukha ko naman makikita nyo. Hi, sister! Hi! Welcome to Plaza Miranda! Hi, ate! So, lakad-lakad. Nandito na tayo sa may mobile care. Mobile care nakalagay. Pero, pagawa ng tarpuli na sa baba. Yan. May 7-Eleven. Tagong-tago na si 7-Eleven. Yan. Dito, sasabihin ko pa naman na puro pang shopping. Kaya, bago ko man lang sabihin eh, nandyan na sa kanan ko ang mga vegetables. Shout-out! Yeah. Sa ibang lugar, mahal ang lemon. Dito, oh, isang tumpok, 50 pesos. Diba? Napakagandang panty naman ito. So, very nice panty. Hello. Yeah. It's a Saturday, early evening. Wala masyadong tao.
If you're wondering where TTT is, na usually kasama ko, may gig si TTT sa Makati. Plus, isa sa mga ka-Madonna fans niya may birthday. So, attend pa siya ng birthday after the gig. Happy birthday, Joel! Nangawit ako. Hindi isa na yung aking left hand mag-vlog. Yeah, dyan tayo sa taas. Yeah. Ang ganda nung ano, no? Ano ba to? Floor mat. Diba? Mag-vlog ka din. Marami akong kilalang bata nagba-vlog. Wow, dito may ano. Kung gusto niyo rin magpa-frame. Actually, meron akong gustong ipa-frame matagal na. Pre-pandemic pa. Pag nagka-luwag-luwag, ipapa-frame ko yon. Meron akong chart na tatanggap from COL na pinamigay nila before na poster of different charts sa stock market. Charting ba? Yung mga technical analysis. May konti tayong konting kaalaman. Gusto ko ipa ano yun? Gusto ko ipa frame. Hello po! Yan. Sanay na yung mga kababayan natin sa may mga hawak na ano camera or phone. Diba? Kasi lahat na yata ng vloggers na foreigner nagpunta na dito. So nakikivlog tayo dito. Diba? Ang sarap naman din tignan. Alam mo, pa naglalakad sila sa ganiring ano, environment. Natutuwa ako. Sabi ko, gusto ko rin ng sarili kong ganyan. Ay, gusto ko ng ano, masisira na yung aking ano. May 2.5 ka ba dyan? Anong dyan? Anong frame? Kahit na ano, yung mga ganyan. Magkano yung ganyan mo? Oo, 2.5. Yan. Nabili ako ng reading glasses na 2.5. Yan. Puro ganito binibili ko kasi bumili ako ng 700, ganun din nasisira. alam naman natin kung ano yung ano natin. Grado sa reading glasses. Kukuha lang ako ng pera, makikiya. Actually, bawat sulok ng bahay may ganyan ako. Puro, basag. Ay, sorry po. Teka lang po. Napagalitan tayo. Yeah. Dito tayo makikiya. Ayan. Thank you po. Dito ako bumibili kasi kuminsan yung 50 pesos pag sa ibang movie nila yung laki ng taga. Thank you po. Meron pa naman akong friend na ano, yung sa mata. Sabi niya sa akin ka na magpagawa. Kahit mura at ibibigay niya na halos lahat ng kanyang servisyo, hindi naman magiging 50 pesos ang aking 2.5 reading glasses. Diba? So kahit naman na lagi siyang nasisira, okay lang. Kasi tingin namang bibili ako ng bago. Ibang klase na yung itsura ng frame ko. Ayan na, gumaganda na lang yung ilaw. Oh, mga Chinese charm. Oh, look at that. Ang ganda sa screen. Nandito na ang ano, SM Clearance Outlet. Yan. Titingnan ko kung makakapasok pa ako mamaya dyan. Originally, I wanted to do the SM Clearance Outlet here. Kasi yung mga hindi na uso na paglumaan na ng sampay sa mga ibang SM, nalikobo ka na siguro sa tagal na nakasampay doon, hindi naman yun ang binibenta nila sa ano. Eh baka nandiyan dyan na. Okay lang. Pag nakamura ka naman malaki at lalaban mo, okay na. Yan. Ngayon ko lang din nalaman yan recently dahil sa mga foreign vloggers na ang SM dito ay clearance outlet pala. Diba? Kung may clearance outlet tayo. Usually ayaw ko magtanong kasi na
Hihiya akong magtanong. Pero gusto ko kasi ito, eh, matagal ko nang balak bumili nito. Magkakano po yung ganire? 150 lang po. 150. Next time po. Salamat po. 150 beach towel. Pag pupunta kayo sa beach or swimming pool, ganyan ang dalin nyo para, di ba, kahit nasa Manila lang kayo or nasa condo lang kayo. Shout out kay Paulul. Sino naman yon? Baka mapahamak na. Ikaw ba si Paulul? Hindi. Tito ko. Ah, okay. Sige po. Thank you. Yun. So yun. Balik tayo dun sa towel, beach towel, yung mga resort towel. Diba? So, bibili ako nun. Hindi ngayon. Kasi uwi pa tayo. Yung winidraw ko sa PNB. Thank you, PNB. You're my savior. Pumunta ako sa Quintin Market kanina. Eh, ang ganda-ganda sa labas. Diba? Mukhang mall. Pagpasok ko, palengke talaga. Tapos gusto kong kumain. Eh, wala tayong pera. So, walang ATM. So, lumabas ako. Buti na lang may PNB sa labas ng Quintin Market. Thank you, Quintin Market. Naku, nandito na tayo sa ano. Sa, oh! Ano na? Carriedo na yan. Station. Lakad lang tayo sandali. So, balik lang tayo ng Quiapo sandali para masuyod lang natin for the vlog. Diba? Mas tahimik pala dito. Pero kasi, pag ibang araw, tapos tatanawin mo from the LRT. Kasi curious ako, minsan bumababa ako eh. Tapos itignan ko mula sa bintana, mula sa balkonahe ng LRT. Puno-puno dito. Okay, so yan na. Yung blue na yan is Plaza Miranda Shopping Mall. Hindi pa ako nakakapasok dyan. One day, pag meron tayong ibang content, gagawa ako, gagayahin ko si ano, yung ibang vlogger. Ako kasi ang pinapanood ko si Amerikanang Hilaw. Na marunong mag-ilonggo, tsaka si Buano. At may asawang turkey. Siya ang kinapanood ko. Marami tayong pinapanood pero hindi ko mapanood lahat. So, si America ng Hilaw is one of those vloggers na nababalik-balikan ko. Mga branded opera t-shirt! Mga branded opera t-shirt! Mga premium quality! Diba? Narinig nyo? Diba naka-recording ang kanilang sales to? Ayan na, malapit na tayo. Yung ilaw na yan sa dulo, gilid na yan ng Quiapo Church. Nagbe-vesper na ang mga kapatid nating deboto sa Quiapo Church. Bukas ay Linggo. So, pag-vesper, parang anticipated mass. Hindi na magsisimba yan bukas. Kasi I think ha, correct me if I'm wrong, pag-vesper, kunyari Sabado ngayon ng gabi, ang liturgy niyan, eh, pang Linggo na pang tomorrow. So pag umaten ka ngayong gabi, para na yung counted na yan as the umaten ka ng pagsamba ng Linggo. Yan. Oh, wow, social pala ang Quiapo. Diba? Meron silang malaking screen sa labas. Diba? Sayang gabi na, hindi niya makita yung mga kandila. Diba? Hinihinit namin pangyarihan sa lahat ng masama. Pagkaluhan ng kapalapahan ng araw. Iligtas ang isa namin. At ilan mo sa lahat ng mapamakamahan. Sa magdalang araw, pinanaman namin. Ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Yan, ito yung underpass, pagtatawid ka dun sa kabilang side. Ito, punan natin kasi may ilaw. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluman mo kami ng kapayapaan ng pagkakasala, ayon sa iyong kaluman, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang lahat. Ang kamayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo. Huwag bigayang kanyang kamayapaan sa isang isa.
Madam, bilhan mo naman ako, madam. Kasi sa lang, salamat po. Thank you. Madam, bilhan mo sa nalagalas na mga kasalanan ang kasalanan na makakasalanan. Kordero ng Diyos na nalagalas na mga kasalanan ang kasalanan na makakasalanan. So, balik na tayo. Papuntang Carriedo. Juwi na tayo. Ako naman, ang nakafocus. Para kasama naman tayo sa vlog natin. Kakatuwa naman itong aking Samsung A12. Madilim na eh, pero dito maliwanag pa. Maliwanag pa. Crispy chicken skin. No, 20-25 pesos. Diba? Eh, hindi ko pa na-try yan. Nabumili dito ha, pero naka... May iba kasi naka-ano na eh, yung naglalako. Sa bandang dito cruise. Oh, ayan na naman yung ating ano, canned advertisement, ang ating salesman. Mga premium quality ka ba yan, ha? Murang parigala! Murang parigala! 130 na yung mga t-shirt. Actually, may gusto akong bilhin yung Mickey Mouse. Yung nakita ko dati sa Baclaran. Sabi ko babalikan ko after ko pumunta sa rally. Hindi na ako nakabalik. Doon ako sa kabila dumaan. Galing sa bandang Soler. So, hindi ko na nabili. Mura lang yun. Kasi lagi na lang tayo nakaitim. Lagi na lang tayo nakaputi. Diba? Mag-mimiki. At saka meron akong isa yung bigay ni TTT a very long time ago. Yung giraffe. Pero pag binasa mo, hirap. So, hanap naman tayo ng t-shirt na pang mayaman naman yung ano. So, at hindi hirap. Diba? Baka maggawa tayo, hanap tayo ng shirt na ano, yum yamanin. Yum yamanin. Masarap, diba? Burger. Tapos at the same time, tunog yayaman. Diba? Oh, ayan. Tutuwa ako sa mga Pilipino kasi talagang kahit open air lang nilalakaran nila, naka-mask tayo. Kaya na-frustrate ako sa ibang vloggers, lang ng mga foreigners. Alam mo, okay lang na pag ganito naglalakad, oh, sige, since you're vlogging, you want to be heard clearly. Magano ka, alisin mo. Pero naman yung napapasok ka na ng indoor, nakaganito pa din. Diba? Ang gagaling pa naman ng content, pero mga pasaway, ano ba yan? Sa totoo lang, diba? Please naman, obey our local ano, COVID protocol. Yan. So, natatanaw ko na, kaalis lang ng isang ano, LRT. Carriedo. May kinakainan ako ditong side street ano eatery. Mga halal ano ay ang prime ang mga customers nila mga Muslims. Tapos syempre the food is cooked according to, you know, the requirements of a Islam believer. Ganoon. Sarap ng food nila. Actually, it's the same eh. Wala lang silang pork, pero ang ganda nung ano. Ay, ang sarap nung food. Kulay yellow, tapos may binubudbud sila. Tapos parang sabi ng nagtitinda, ano to ha, pagkain Muslim ko. Sabi ko, okay naman yan. Ganyan, basta masarap ba? Oo, masarap naman. O, di kain tayo. Yun. Yeah, so nandito tayo sa gilid ng SM. Pinatatagal natin ang vlog. Ayoko pang umuwi. Gilid na to ng Isitan. Yeah, that's Isitan. Where I grew up in Cubao, may Isitan.
sa Aurora Boulevard. And for many, many years, that building was the tallest building in that area. At once lang ako nakapasok ha, yung 1990 or 1991, para sa green and white namin, the university yearbook. Pumunta ako doon para mag-solicit, para magkuha sila ng one-page ad. Madali naman kausap yung marketing manager, pirma siya kaagad. Pero ang sabi niya, they don't pay cash. So I had to call the office in school if papayag silang GCs kasi babayaran nila yung amount for the full-page ad in gift certificate, yung equivalent nun. Eh, sabi ng ano, ng board ng green and white, oh, we'll allow that. Kasi after all, in the operation for that preparation, eh, kakain din naman. So, imbis na babae ng pera, oh, order sa Pizza Hut na malapit sa Lasal. So, yun din. Kasi pag nag-solicit ka for your yearbook, may commission ka, diba? Maliit lang naman din. So, ang kinomission nila sa akin was the gift certificate din ng Pizza Hut. So for that short period of time, lagi ako nagpi-Pizza Hut. Pagkatapos, lagi ako syempre nang lilibre ng pizza dun sa mga classmates ko. And they were saying, bakit lagi kang ganyan? Sabi ko, eh, kasi nag-solicit ako sa Pizza Hut for the green and white. At yun yung commission. That's what they paid, and that's what the commission I got, the gift certificate of Pizza Hut. So yon. Andito na tayo sa May Quiapo University. So ano na to? Patapos na yung vlog natin. Iikot lang ako dun sa May BPI. Then, pabalik ng Carriedo. Wow, sana ganito lagi ang ilaw, diba? Para maliwanag. Maganda sa screen. So, yan. Gate ng Fiat. Yeah. Sakit na ng paa ko. May bus ang Pandakan, Quiapo. Ayun, no? Akala ko malapit lang ang Pandakan from here. Pero may bus sila. Pero hindi aircon. Sabagay. Pag mag-jeep naman, hindi naman din mag-aircon. Yan, nandito na tayo. Papakita ko ha, imu-move ko. There's the Bank of PI. Ganda sa screen, my gulay. Sana laging ganyan. Diba? Walking tour. Yeah. Ayan, susundan niya ata. Hindi naman pala ako yan. Mami. Yeah. So dito maraming motorcycles na nagpa-park. So, yung likod na yan, yung mga... Yung puno ng ilaw dyan, that's already the Carriedo Station. Dyan tayo sasakay, pabalik ng Pasay Tap. Bababa tayo sa Buendia Station. Papalapit na ng Hilpuyat Station. Ay hindi, sa LRT yata, one, English yata, next station, Hilpuyat Station. Pag sa LRT 2 yung papuntang Antipolo, uy, kung hindi nyo pa alam ha, pwede kayong mag-drain papuntang Antipolo, LRT2 galing Recto Station. Sabi nila, papalapit na sa susunod na estasyon.
at Tipolo Station. Diba? Ay, andito na tayo sa Escolt. Hindi na to kasama sa original na ating ano, papasyalan. Doon lang tayo sa Quiapo, around that area. So I will say goodbye. I have many other vlogs. Pili na lang kayo sa mga playlist according to what interests you. Restaurant in Baguio, Indigan, museums, my stories about the vaccination. If you know TTT na hindi natin kasama ngayon kasi nga may gig at birthday ni Joel. At gusto nyo yung vlog na laging siyang kasama ko. Meron din portion doon na puro with TTT, the Transcendental Tours. Babu! Please subscribe! Walang tao sa bandang area na to. Love you all! Please subscribe! Subscribe!